Pero depende pa rin sa inyo kung malakas yung loob ninyo na gupitan sila kahit wala ang palatandaan. Hello everyone! Welcome back to our channel! For today's vlog, I'm gonna share with you all the stuff and food of kimchi as requested by Dog Galore TV. Happy viewing sa'yo! But please be reminded po na yung mga stuff and food po ni kimchi is budget meal lang. And also, bibigyan ko lang kayo ng update sa pagdadalaga ni kimchi. Tapos na pa ang period niya. For more details, you may watch this vlog. And also, kung bago lang kayo sa aming channel ni kimchi, please don't forget to subscribe para marami pa akong ma-share na information sa inyo. Diba, kimchi? Unahin natin yung crate kasi ito talaga yung una naming binili nung binili namin si kimchi. Siyempre, yun yung pinaka-importante. So, this one is worth 650 pesos. And I'm gonna give you the size na rin kasi since may mga nagtatanong na rin kung ano daw ba yung size ng crate ni kimchi. Well, actually, para sa akin, perfect yung size ng crate ni kimchi kasi ngayong malaki na siya, hindi kami namumblema na nahihirapan na siya sa crate, malaki na siya, hindi na siya kasha. Hanggang ngayon, kasha pa rin siya sa crate. As far as I know, ang size ng crate niya is large. Yung length niya is 23 inches. And then yung width niya is 16 inches, yung height niya 17 inches, okay? I'm not really sure kung perfect ba yung pagkakasukat ko. Well, kung bibili kayong katulad ng crate ni kimchi, basta yung bilhin nyo is yung malapit na sa sukat na yun. Because I don't think nalalakap yan ng bonggang-bongga si kimchi. So, tama lang sa kanya talaga yung crate niya. So, next is, sa market pala namin siya binili, 650 pesos. Next is yung scissors. Actually, gunting na talaga to dito sa bahay. Kahit pa paano tinitrim-trim ninyo yung fur nila, I suggest ganitong gunting yung gamitin ninyo. Manipis. Para madaling magupit yung hair nila. As you can see sa mga parlor, yung ginagamit talaga nila ding gunting is yung mga maninipis lang din. Next item is, meron siyang mga shoes dito. Ayan. Ito, isa sa mga una-una namin binili kay kimchi. For sure, nakita niyo na to sa ibang vlog ni kimchi. Ayan, shoes. So, dalawa yung shoes niya. Nalabas na namin siya once noon pa para lang itry itong shoes na to. Pero hindi na naulit. Siguro ilalabas ko na lang din siya ulit pag nag 1-year-old na siya siguro. Just to be safe. And also kasi may mga nagbibilad na rin ng palay sa labas. So, makangati-ngati kami. Hindi ko siya mailalabas. Next item is panghilo niya. Actually, kabibili ko lang nito. And nakalimutan ko siyang gamitin. Pinaliguan ko siya nung Sunday yata. Next item is nail clipper. Nagamit lang namin to nung mga medyo baby pa siya. Mga 3 to 4 months lang siya. Kasi based sa mga na-research namin, pag gugupitan daw namin ng kuko sila, dapat yung white lang doon sa dulo ng kuko nila. Pero ngayon kasing malaki na siya, mahaba na yung kuko niya. Wala yung kulay white, kahit hindi namin siya magupitan, hindi namin talaga matansya. Ipapag-groom na lang namin siya. So, eto, magagamit nyo lang siya sa mga una-una. Pero depende pa rin sa inyo kung malakas yung loob ninyo na gupitan sila kahit wala yung palatandaan or walang white sa dulo. Mahirap kasi baka mamaya magdugo eh. Ayun. Next item is, ayan, kasabay ito ng nail clipper niya, tali niya. Isa to sa mga una din namin nabili. Yan. Cute, di ba? Paglalabas na lang siya, saka namin siya gagamitin. Ito naman, timer ko talaga dito sa bahay. Pero ginagamit ko to guys kay kimchi pagka pinapaliguan ko siya. Masisigurado ko na hindi ko siya matagal mapapaliguan. Like, at nagta-timer ako ng 2 minutes para sa pag-shampoo sa kanya and 2 to 3 minutes para banlaw-banlawan siya. Ganun ang kaikli yung pagpapaligo ko sa kanya para iwas ubo, iwas sipon, iwas sakit, iwas gastos. Yun talaga yun, iwas gastos. Yung bawal magkasakit, mahal magkasakit. Next naman is yung mga toy niya. Kung bago pa lang sa inyo yung puppy ninyo, yung shih tzu ninyo, okay lang kahit isa lang ang bilhin nyo. Pero I suggest na ganitong klaseng laruan yung bilhin ninyo, squeaky. Kasi it really helps talaga pagdating sa teeth nila. Eto, binili na lang din namin to para, wala lang, malaki na rin kasi siya, baka nagsasawa na siya sa toy niya. So yun. Pero ito, magbibili kayo ng ganito, mas malaki pa dito. Kasi super liit pala nitong nabili namin. And also, ayan, may mga hair pa ni kimchi. Brush niya, pang suklay sa kanya. This one is useful talaga dahil ginagamit talaga namin siya after niyang maligo. Ayan.
And ito, binila namin siya ng mga tali and ipit. Ito na lang ang natira. Teka, nawalaan na. Kung hindi nawala, nasira niya dahil pinagkakagat niya yung ipit. So, yan. 25 pesos lahat to. Isang tali na lang yung natira. Ito, hindi niya naman ito magagamit pang ipit. Okay, and shoutout muna kay Alan Bawit. I'm not really sure how to pronounce his surname. Hello sa'yo! Happy viewing! And also, may mga nagtatanong kung ano daw ba yung shampoo ni Kimchi. Ang shampoo ni Pony Kimchi ay Madre de Cacao. 4 months na siya sa amin. Ayan pa lang yung nagagamit namin sa kanya. Wala pang kalahati. Ayan. O, hindi ba obvious? Minsan lang namin siya paliguan. Actually, meron pa siyang free soap. Sinasabunan ko din muna siya bago ko siya shampoohan. Baka nagtataka kayo kung bakit minsan ko lang siya paliguan. You may watch this vlog. Ayan. Nandiyan yung reason bakit minsan ko lang siya paliguan. Bibigyan ko lang kayo ng konting tip. Masama po yung lagi silang pinapaliguan. And also, para sa akin, okay na ako sa Madre de Cacao. Dahil nga, hindi maganda sa kanila yung sobrang bango dahil makakasama sa kanila yon. Pwede silang magka-asthma. Okay, etong brush naman, ginagamit lang talaga namin sa crate ni Kimchi. Hindi ko siya ginagamit kung saan-saan. Sa crate lang talaga siya. Next item is, ayan, ito yung plate ni Kimchi. Dalawang ganito. Yung isa para sa food niya, yung isa para sa water niya. So, obviously, hindi ako bumili ng kainan niya dahil, sabi ko nga sa inyo, budget meal lang to mga stuff ni Kimchi. And kung meron namang mga pwedeng gamitin sa bahay ninyo na hindi nyo naman ginagamit, yun na lang yung gamitin natin para makatipid tayo kahit konti. Diba? Okay, next item is sobrang importante sa lahat is yung electric fan ni Kimchi. Well, actually, itong fan na to, binili ko to dahil madalas nagba-brown out dito. But since yun nga si Kimchi, kailangan niya ng electric fan, everyday siya na yung gumagamit nito. And may nagtanong na po kung saan ko siya nabili. For more details about this fan, you may watch this vlog. Ayan, Lazada haul. Dahil kasi sa Lazada ko to nabili. This one is super worth it. Also, since nga pinapasok namin yung crate ni Kimchi every night, naglalagay ako ng basahan para lang din yan sa crate ni Kimchi. Ginagamit ko siya pag nilalagay na namin yung crate ni Kimchi dito sa loob ng kwarto para may patungan. Dahil, syempre kahit papano, medyo dirty-dirty din. Kahit na yung crate ni Kimchi is nandito lang naman sa labas ng room. Ayoko pa rin, dapat nakapatong pa rin siya sa basahan. Next item is yung mga food niya. Ito yung gatas ni Kimchi. Birch Tree Milk. Pili kong gusto niyong bumili lang naman ng ganito, ang hahanapin niya ganito. May mukha ni Liza Soberano. Ayan, ito yung gatas ni Kimchi. Tapos ito yung everyday food niya na dinadagdagan lang namin ng kung ano-ano, like vegetables. Vitality! Ayan, paubos na. O meron siyang 1/4 cup lang talagang sakto na pantakal ko sa kanya. Eto, bumili na kami sa market kanina. Ayan, 170 pesos per kilo. Isang kilo lang to. Tapos, ayan naman yung carrots niya na pinalambot ko. Ini-slice ko na lang pagka ipapakain ko na sa kanya. Eto, marami pa siyang candy. Ayan, may mga munch pa siya dyan. Di ba, nagkalkal talaga? Munch, ayan. Mga pang isang buwan niya pa yan bago maubos. Ilan pa yan. Kasi hindi ko nga siya everyday pinapakain yan. Tapos may mga candy treat pa rin siya, hindi pa rin ubos. Ayan. Bumili kasi ako ng trolley. Pinaglaanan ko siya ng place para sa gamit niya. Also, itong wet wipes na to, the reason why nandito to kasi sa kanya naman talaga to. Sobrang worth it talaga nitong wet wipes nito. Imagine 17 pesos, 90 wipes na. Everyday ginagamit ko sa kanya to. Sa face, sa puwet, sa mata niya. Ayan, panglinis talaga sa kanya yan. Meron pang natitirang apat. Ito pala yung dalawang una na ginagamit niya. Pag madumi na yung isa, nadumihan niya na ito namang isa. So, ayan. Diba, amoy na amoy niya. Amoy na amoy niya yung sarili niya, yung mga kadumihan niya. Kung napansin nyo, wala yung mga sleeky chewy, walang dental stick sa mga food ni Kimchi ngayon. It's because may mga stock pa po kami ng candy treat niya galing sa, yun nga, bigay sa kanya. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong information like yung mga important stuff and food ni Kimchi na pwede nyong mabili. Like yung mga electric fan and yung candy treat and wet wipes. Huwag nyong kakalimutan. Sobrang importante yon. Again, kung bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Bye!